Hi guys, magandang araw mga kabakal. Mukhang maganda talaga ang araw sa lahat ng mga tao sa social media at gumagamit ng social media bukod kay Rendon Labrador mga kabakal. Just in, mukhang itong si Rendon Labrador mga kabakal banned na sa social media. Ilang araw na po, siguro mga magdadalawang araw na nanganganib yung mga social media nitong si Rendon Labrador. Ang unang naban sa kanya ang kanyang TikTok. Pagkatapos naban at nabura ang kanyang Facebook page. At mga kabakal, naglabas kasi ng mga post din itong si Rendon Labrador doon sa kanyang bagong Facebook page na para bang humihingi pa ng simpatya at awa sa mga tao dahil nga sa pagkabura ng kanyang Facebook page. At mayroong mga sabi-sabi na dahil sa kanyang mga pinagagawa na mass report yung kanyang page at yung kanyang mga social media account, kaya ito ay nabura. At mga kabakal, ngayon yung kanyang TikTok page at yung kanyang Instagram, mga kabakal, nabura na din. At possible, mabura na rin, mga kabakal, yung kanyang Facebook. So, ito yung mga post ni Rendon para updated kayo kung ano ba yung nangyayari sa kanya, mga kabakal. So, ito yung kanyang pinost sa kanyang page. Banned na. Hello sa lahat. Ito ang new account ko. Please, wag naman sana mag-report. So, yan yung nilagay niya sa page niya, na nagsasabi na baka daw pwedeng hindi na i-report kasi nga mukhang napapagod na si Rendon Labrador na gumawa ng mga social media account. At dahil nga dyan mga kabakal, pinakita rin niya na yung kanyang Facebook ay sobrang daming restriction. To the point na baka any minute mabura na ito. Sino ba naman ang may kasalanan, Rendon? Kung bakit ang dami mong restriction. Mukhang napuno na ang mga tao sa iyong mga pinaggagawa. Kaya, yung Facebook mo ay maaring mabura na rin. So, ito yung mensahe mga kabakal ni Rendon. Pati personal Facebook account ko, hindi ko na magamit. Sa lahat ng nagme-message, wala po akong way para sumagot sa inyo ngayon. Sinusubukan pa namin contact ang Facebook Philippines kahit comment, like and share or kahit messenger hindi ko magamit as of the moment. Well, ano ang magagawa mo, Rendon, kung na mass report ka? Kahit naman siguro mag-appeal ka or kausapin mo ang Facebook page or magbigay ng konting pampadulas, I don't think mababago ng Facebook Philippines yung kanilang desisyon. Lalo na siguro kung yung nag-mass report sa'yo ay million-million. Alam naman natin kung gaano kadami yung mga fans at supporters nung mga tinira mo sa social media. Ang problema kasi mahilig sa clout kasi sa mga pinag-uusapan, sa mga trending itong si Rendon. Kaya iyan. Talagang tama naman ang nagawa mo, Rendon, na tinira mo yung mga sikat. Ang hindi mo lang naisip na yung mga sikat na yan, dahil nga sikat sila, ay marami silang followers na maaaring rumes back sa yung mga social media account. Papalapit na, Rendon, na maubos ang iyong social media. At nagbigay uli, mga kabakal, lang mensahe si Rendon. At nakakaawa, mga kabakal. Kung sakali na hindi ko na mabalik lahat at tuluyan akong burahin dito sa internet, hindi ko sigurado kung makakapag-video pa ako sa YouTube. Dahil sa sitwasyon, hindi ko alam kung propaganda ito para mapigilan nila ako. Wow, propaganda sa mapigilan ka sa paninira sa mga tao? Hindi natin alam. Ang mensahe ko sa mga naniniwala at gustong suportahan ang advocacy ko para sa katotohanan at maitama ang mali ng Pilipinas. Kung binigyan ninyo ako ng platform para magsalita ay gagawin ko.
Aba, mukhang nagpapahiwatig si Rendon Labrador na kung sakasakaling wala na siya sa social media, baka pwedeng ilagay siya sa big screen. Sana all. Ito na lang ang working email ko as of the moment. Dito ninyo ako kausapin. Rendon Labrador at yahoo.com. Maraming salamat. Nako Rendon, bakit mo pinakita ang iyong email? Baka pati email mo maban na rin. Wala na, hindi ka na makokontak. Makokontak ka siguro sa ano, Friendster. Yun na lang ang gawin mo, Rendon. Alam ko pwede pa, Friendster. Yan. O kaya, kung hindi ka na makontak, Rendon, sulat-sulat na lang, lagay mo sa kalapate, parating mo dun sa mga taong gusto makakausap. Pwede yun. Hindi nila mababan yung kalapate. Yung mga ganong klase ng way ng messages. Grabe. So, kita yung mga kabakal, talagang nakakaawa ang sitwasyon ni Rendon. At ito na nga, mga kabakal, pinakita niya mga 1 hour bago nabura yung kanyang Instagram. Ang nakalagay, your account may be deleted. Yung mga time na yan, sinasabi na baka daw madelete yung account niya. Kasi nga, dahil sa sobrang dami ng violation, at nilagay niya, Instagram account warning. So warning pa lang yan, mga kabakal, ha? That was 1 hour ago, bago, literal, natuluyan ng binura ni Instagram. So, yan na nga. Insta lahat na lang. Okay, so nakalagay, your post goes against our community guidelines. Ayan na. Nagsisimula ng dumami yung mga violation, kaya hindi na rin niya magamit yung kanyang Instagram. At ito, mga kabakal, ang huling mensahe ni Rendon Labrador, pero alam naman natin, ito ay huling mensahe niya sa araw na to, pero marami ang mga mensahe, syempre. Ang sabi niya, paalam, internet, Rendon, yan yung sinabi niya. Ito na lang ang mga huling sandali ko sa internet. Hindi ko alam kung matatawa ako, maiiyak eh. Ito na lang ang huling sandali ko sa internet. Gusto kong magpasalamat sa mga taong sumuporta pa rin hanggang sa huli. Stay motivated. Tama yan, Rendon. Stay motivated. Motivated, Rendon. Dahil sa sobrang dami ng mga nawawala sa iyong social media, eh hindi ko alam kung saan ka pa pwedeng mag-livestream. Meron pa naman mga iba, pero I doubt na pag nakita nila yung iyong pangalan doon, eh malamang, eh ban agad. Parang yung pangalan na Rendon ay ban agad sa social media na hindi ka na makakagawa, Rendon. Pero maaari naman siguro magbago yan. Siguro maglaylo ka muna, Rendon, ng mga ilang buwan. Palamig ka. Pagtapos, pag gumawa ka ng content, yung kakaiba na, gawa ka na lang siguro ng mga funny content. Katulad ng ginagawa ni Haring Bangis. Tingnan mo naman. Si Haring Bangis, oh. Oh, walang nagmamass report dyan. Ganun, mga funny. Iwasan mo na lang yung mga ganyang toxic. Yung mga paninira sa mga sikat para sumikat. Kasi nga, yung mga sikat na yan, marami yung mga followers, supporters na nagmamahal sa kanila. So syempre, kapag tinira mo at sinabihan mo sila ng hindi maganda sa social media, eh kahit naman siguro baliwala lang yun sa mga taong tinitira mo, eh yung mga supporters nung mga yon ang babawi sa'yo at ire-report at ibaban yung ginagamit mo na platform para siraan yung mga idol nila. So, yan ang aking mabibigay na advice sa'yo. Pero I doubt na makikinig ka, Rendon. Kasi nga, meron kang sariling advocacy. Yung advocacy mo ay iwan lahat. At, syempre, pag meron kang nakita na hindi mo gusto, eh, kung ano-ano lang sasabihin mo, eh, yun nga lang, hindi gusto ng mga ibang tao yun. At sana maging aral ito. Kasi nga naman, nakakalungkot din, magiging tahimik. Which is, gusto ng ibang tao yun. Pero, kawawa naman yung mga ibang marites at mga mahilig sa chismax at mahilig sa mga issue na hindi ka na makita. So, syempre, maganda pa rin na bumalik ka sa social media. Pero, siguro, iba na yung content mo. Kaya, mo na lang si Haring Bangs. Yung mga funny content na lang. Diba? Pero, mga kabakal, sa tingin nyo nga ba, eh, makakabangon pa sa social media itong si Rendon Labrador. Magkakaroon pa nga kaya siya nang gana na gumawa ng mga content, ng mga issue sa social media kung binura na lahat at tuwing gagawa
eh ang gagawin lang ng mga tao ay eh, i-mass report yung kanyang social media account, eh paano pa nga naman babangon tong si Renton sa social media? Maaari nga kayang ang tanging the best way na makabalik si Rendon ay sa big screen. Pero sino nga kaya ang magbibigay sa kanya ng chance na pumasok sa big screen? At kung sakaling pumasok sa big screen itong si Rendon Labrador, ito na nga kaya ang simula ng kanyang pagbabalik. Ano ang inyong opinion, mga kabakal? Gusto ko marinig, comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila.